Bro, seryoso tayo ngayon. Pag-usapan natin ang intelligence kasi ito talaga yung malaking game changer. Akala ng marami, ang pagiging matalino ay tungkol lang sa kung gaano kakagaling sa school, gaano kakahusay mag-exam, o kung gaano karami ang alam mo sa mga trivia. Pero guess what? Hindi ito simpleng memorization game. Ang intelligence, kapatid, ay mas malalim pa kaysa diyan. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, kailangan mong maintindihan na ang intelligence ay higit pa sa mga letra at numero sa diploma mo. Ang totoong intelligence, yan ang kakayahan mong mag-adapt sa kahit anong sitwasyon, mag-take ng risks, at mag-execute ng ideas mo, kahit nasablay minsan. Ito yung ability mo na mag-adjust sa kahit anong iba to sa iyo ng buhay. Kasi aminin na natin, hindi lahat ng plano natin ay smooth sailing. Maraming balakid, maraming weighted moments, at dito nasusubok ang intelligence mo. Paano mo hinahandle ang failures? Paano ka bumabangon after mabigo? Yan ang sukatan ng talino mo. Intelligence is adaptability. Hindi mo na kailangan ng degree para mapatunayan na matalino ka. Importante ang edukasyon, pero hindi ito ang ultimate marker ng intelligence. Ang tunay na matalino, bro, yung kayang mag-evolve. Sa panahon ngayon, hustle culture na. Dati, uso ang linear path, graduate ka, hanap trabaho, ma-promote, retire. Pero ngayon, hindi na ganito ang game. Pwede ka nang mag-start ng sariling negosyo, gamit lang ang internet, pwede kang mag-pivot sa ibang career, kahit anong oras. Kaya kung ang utak mo ay nakaset lang sa isang paraan, kung yung mindset mo ay nakafocus lang sa tradisyonal na daan, magiging outdated ka agad. Kailangan mo ng flexibility. Kung di ka marunong mag-pivot, mahuhuli ka sa laro. Intelligence is learning from failure. Let's talk about failure. Isa ito sa mga bagay na takot ang karamihan. Pero ang mga talagang matatalino, hindi sila takot dito. In fact, they embrace failure. Bakit? Kasi sa bawat sablay, natututo ka. Sa bawat pagkakamali, mas nagiging sharp ka. Yung mga taong hindi matututo sa failures nila, yan ang talagang talo. Hindi ka pwedeng magtagumpay ng walang sablay. Kung ang tingin mo sa intelligence ay pagiging perfect palagi, bro, kailangan mo nang baguhin yung mindset mo. The smartest people are those who know how to recover from mistakes. Failure is part of the game, and intelligence is how you use that failure to make your next move smarter and stronger. Intelligence is emotional mastery. Sabi ko nga, hindi lang ito tungkol sa utak. Emotional intelligence plays a huge role, too. Paano mo hinahandle yung stress? Paano mo kinakausap ang mga tao? Yung mga tao na alam kung paano mag-handle ng emotions nila, yung kaya nilang mag-adjust depende sa sitwasyon, sila ang talagang smart. Imagine this, may project ka na nagkalik at sobrang stressed ka na. Kung hindi mo kaya i-handle yung emotions mo, malamang magpapatalo ka sa panic, right? Pero ang emotionally intelligent na tao, kalmado. They know how to step back, breathe, and make calculated moves. Kaya nga, yung mga taong yan ang leaders, hindi dahil sa nila, kundi dahil sa nila yung emotional intelligence nila. Execute, don't just plan. Alam mo kung saan madalas magkamali ang mga tao? Puro plano. Puro ideas. Pero hanggang plano lang, walang execution. Intelligence is also about taking action, bro. Hindi ka matatawag na talino kung puro utak lang. Kailangan marunong kang mag-execute ng mga ideas mo. Hindi lahat ng plano mo perfect, and guess what? That's okay. Pero kung hindi mo sisimulan, walang mangyayari. Ilan na bang ideas mo ang nakastop lang sa utak mo? Lahat ng intelligent na tao may ganito. Pero ang difference, yung mga talagang gumagawa ng moves, yun ang nagiging successful. Hindi ka pwedeng maghintay ng perfect moment kasi walang ganon. Execute now. Fail now, learn now. Repeat until you win. Embrace change and stay curious. Ang mundo mabilis magbago, and if hindi ka mag-adapt, talo ka na agad. Tingnan mo yung mga successful na tao ngayon, hindi lang sila nag-stick sa isang formula. They always learn, they stay curious, and they keep evolving. The moment na tumigil ka sa pagiging curious, bro, yun na ang simula ng pagkalugi mo. Kailangan lagi kang nag-aaral. Hindi ibig sabihin na sa school ha. Pwedeng self-study, pwedeng mentorship, pwedeng life experiences. Ang talino mo ay nasusukat sa kakayahan mong maghanap ng bago at ipilit yun sa buhay mo. Keep asking questions, keep experimenting. Yan ang tunay na intelligence. Intelligence is resourcefulness. Sa huli, ang intelligence ay hindi lang tungkol sa kung gaano kataas ang IQ mo. Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming libro ang nabasa mo. It's about how you use what you have. Kailangan resourceful ka. May kakilala ka ba na laging nagrereklamo na wala silang sapat na resources para magtagumpay? Yun, kapatid, ay example ng taong hindi pa na-fully develop ang intelligence. Kahit limited ang resources mo, kahit may mga bagay na kulang ka, ang talagang matalino, alam kung paano gumawa ng paraan. Kung wala kang tools, improvise. Kung walang connection, gawa ka ng paraan. Ganun ka dapat mag-isip. Hindi ka pwedeng sumuko dahil lang may mga bagay na wala sa'yo ngayon. Use what you have and more will come. Kung na-enjoy mo ang videong ito, don't forget to like, share, and subscribe sa aming YouTube channel.
Kung may katanungan ka o opinion base sa video, please comment down below. Hanggang sa muli, thanks for watching. Goodbye and see you next time.